halang mi gonyo. So next. They may threaten you share a nude or semi-nude photo of you when our schooler posts online unless you give them money, send more sexual photos, meet them in person. So ang sextortion, kaligad ay kung October, may in-trap kami, entrapment operation, kay ang iyang alubya is taga-Libire, tapos ang iyang amigo is in check. Iloilo. So, ginahambal niya nga, dali yun ko no, kay ma, kita ay sanda dito sa Dragon Lodge. So, ang babae, sa sobra nakakulba, kay nakasend, wala sa kabalo nga nakuhaan sa gali, isang tanggaan na sila, sa inchi ka to, wala sa kabalo nga nakuhaan sa gali, isang nude picture. After ka to, siya siyempre, nagraptaro na nga nga nude picture, nakabaton na nga mga pakaisa, nga nga mga bugto. So, sobra nakakulba, nag-reporte ko sa amon, tapos nagambalang in-check na, within 6 PM, kinanglan, dito na kita sa Dragon Lodge. So, pagka kita ay pagsulod na amon, siyempre ang bal na amon, before ka mag-sulod sa may Dragon Lodge, di ang Dragon, ang lodge, gali ka ito, Boldor, Darwa, iya nga, pertahan, pagsulod mo, may pertahan, pagit. Tapos, pagsulod na amon, pag una-una, ipasulod na nila man ang bahi, tapos after ka to, gin na bala mo hindi mo kinpagla ang pertahan kay para makasulod lang kami dayon. Pagsulod na mo tikturon sa may drag sa lodge ka to is nakauba ng inchi. Tapos ang babahi dira na sa may ano sa CR kihambal ko. Before ka magsulod kinanglan dira ka danay sa CR. Pabuhay-buhay ka dyan kay para once nga hindi malasan na matabo. So, after ka to, wala kami mahimo ang in-check. Eh, siyempre, what in the act na, nakita mismo sa akto na nag-uuba na siya. First, ibig sabihin, may intention siya ang makipag-sex liwat sa babahi. So, ang iyang kaso is sextortion, RA 9995 kag RA 926 tor violence against women and their children. So, ang natago sa iyang kaso is bali tatlo to ang in-file kung kaso sa iya. Kaso, na pangayo, pasensya, in-check, tapos gin-baydan lang. So, nagpabayad na ay 400,000. Tapos, ang bail ka nga nga, tatlo ka kaso is 150,000. So, next. Identity tag is the use of someone else's identity usually as a method to gain a financial advantage to obtain credit and other benefits in the other person. So, ang identity theft, so, wala pa nun sa ato, di ba, may mga Facebook ng mga kabataan. Kung kaisa, makibot na lang kita na may nagkuha sa inyo nga profile kag may nag-ubra sa bago nga Facebook. Tapos, nangayo sa kaparintiyan ninyo kang, for example, naalang-alangan ka kuno. Tapos, nangayo ka kuno dito sa kwarta, 10,000, padalaan mo kuha na kayo ng hospital to si mama mo na. So, ang kalabanan na ang mga suspect, as ang kalabanan na ang mga biktima is mga seaman. Kaya kung kaisa, di ba wala it-signal ang mga overseas? Baga mo na gani na matabo, for example, na-scam ka mo, kung Gcash, tawag ka mo sa 2882, tapos after na, tagaan ka mo kang ticket number, tapos agto ka mo sa amon na office. Kaya dira na kami mag-start investigate. So, amo na ang identity theft. Kung kaisa, abi mo siya na to ang kachat mo, ay gali, indeed.